At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pangalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Taggutom sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Manjeng, yung pinaluluto kong ilip ko sa'yo, nasaan na? Ha? Oo nga pala. Nakalimutan ko. Ha? Pariboy, may nasusunog yata. Ano? Tingnan mo nga, baka sunog na yung niluluto mo. Sandali. Nagluluto ko, natulog. Tanga-talaga nun. Pariboy, may nasunog! Ha? Nasunog ng niluto mo? Oo, pari. Nasunog yung electric stove, pati bahay ni Kagawad Asyong, nasusunog na! Ha? Ano? Tamawag ka ng ambulansya! Ay, bombero pala! Bilisan mo! Masusunog ng bahay ni Kagawad Asyong! Madadamay na pati bahay ninyo, Bunjing! Bakit nasunog ang bahay ko? Paano nasunog? Ha? Buhay sibuyas? Paano? Ay, ewan ko. Biglang nasunog yung electric stove. Nakapagtataka nga, Kagawad. Oo, nakita namin yung paring boy. Umuuso na. Tapos, nasusunog na pala yung niluto ko. Ay, yung electric stove. Bahay. Ha? Hindi ako makapaniwalang masusunog ang bahay ko na walang nanadya. Sinadya nilang sinunog. Oo, hindi ako pwedeng magkamali. Tama, Kagawad. Sinunog ni Bunjing. Ay, stay! Kukuhan, siguro may nanadyang nanunog ng bahay mo. Ay, kung malalaman ko lang kung sino ang nanadya nanunog sa bahay ko, papatayin ko. Papatayin ka! Oo, Kagawad. Patayin natin si Bunjing. Yung nanunog ng bahay niyo. Wala ba kayong nakitang umaligid dito kanina, ha? Boy, Bunjing? Ha? Tama, Kagawad. Tama. Oo, Kagawad. Meron. Ha? May nakita kayong umaligid dito kanina? Sino? Si Kagawad Gusting. Nakita naming dumaan. Tapos ilang sandali lang nasunog na namin ang bahay mo. Ang bahay mo nasunog na. Umaapoy na yung electric stove. Oo, Kagawad. Sinunog ni Boy Sibuyas. Kukwan. Ang ibig kong sabihin, nang dumaan si Kagawad Gusting, ilang sandali lang nasunog na yung niluto ko. Ang bahay mo. Ang hayop na Kagawad Gusting na yon. Wala nang ibang gagawa nito. Siya lang. Traitor ka talagang Gusting ka. Makikita mong hinahanap mo. Lingtik lang ang walang gante. Oo, Kagawad. Gantihan mo si Bunjing. Si Kagawad Gusting. Tutulungan ka namin ni Bunjing. Ayos, pari boy. Napaniwala natin si Kagawad Asyong. Anong sabi mo, Bunjing? Wala, Kagawad. Ang sabi ko, tutulungan ka namin gumanti sa nanunog ng bahay mo. Kawawa naman si Kagawad Asyong, ano? Nasunog ang bahay niya. Ha? Ay, bakit ka naawa sa kanya?
Ay salbahi yun eh. Ikaw ay salbahi yun. Naawa ko sa kanya. Huwag mo akong ihintulad sa'yo. Walang awa. Ha? Aba. Nako. Kinakampihan mo si Kagawa Dasyo. Isusumbong kita kay Kapitan. Hindi magsumbong ka kung gusto mo. Hindi ako natatakot. Hindi ako duwag na katulad mo. Ha? Ay, tinawag mo akong duwag. Nako, bawiin mo yung sinabi mo, Benito. Bawiin mo. Ibagin ko naman babawiin ang sinabi ko. Duwag ka, Mreng. Duwag! 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 Nako, talagang sinusubukan mo ako. Oo! Tay ka lang, ha? Susuntukin kita. Ay, tarantado ka. Ay, Mreng! Ano na naman yung nakita kong parang susuntukin mo si Benito, ha? Buti dumating ka, Kap. Kwan, bubugbugin na sana ako ni Mreng. Buti dumating ka. Nako, sinungaling ka talaga. Sinungaling? Totoo naman. Hey, Mreng, ikaw ang sinungaling. Nakita kong inuumagan mo na ng suntok si Benito, eh. Bubugbugin ako. Sinungaling mo talaga. Eh, gusto mong suspending kita, ha, Mreng? Ha? Ay, wag naman, Kap. Layuan mo si Benito. At wag na wag mo siyang gagalawin. Kundi, malilintikan ka siya akin. Naintindihan mo? Ha? Ay, upo, Kap. Huwag ka lang sumagot kay Kapitan. Respetuhin mo naman siya. Huwag kang bastos. Ay, Benito? Aboy paminta. Aboy sibuyas. Sige na. Pakipasok na lahat ng mga gamit ko, ha? Oo, Kagawad. Your word is my command. Ha? Kagawad? Bakit nandito ka sa barangay hall? Aba, sino ka bang magtatanong ng ganyan sa akin? Opisyal ako. Kagawad ako. Dating number one pa. Inihalal ako ng mga tao. Ayokong ganyang tanaw. Naiintindihan mo? Ako nang sasagot, Kagawad. Veronica, alam mo namang nasunog namin ni Bunjing ang bahay niya. Nasunogan siya ng bahay. Wala siyang matitiran. Kaya dito siya titira sa barangay hall. Ha? Dapat ipaalam niyo muna kay Kapitan. Anong ipaalam na sinasabi mo? Bakit? Sa kanya ba ang barangay hall? Ha? Oo nga naman, Veronica. Pagmamayari ba ito ni Kapitan? Pero ba niya ang pinangpatayo dito? Hindi. Pero siya ang punong barangay. Kaya dapat... Tama na! Basta, dito ako titira. At walang sino mang makapagbabawal sa akin. Naintindihan mo? Ayaw. May tumatawag sa cellphone mo. Ako na ang sasaga. Kwan, huwag. Huwag punyag. Ako na lang. Hello? Ha? Veronica, may darling. Veronica! Bakit ka dapat tawag? Kapitan, pumunta ka dito sa barangay hall. Asap! May problema! Bye! Veronica, hello! Hello, Veronica! Nakaw, pinatay na. Tignan mo yan. Tinawagan ka ng bagong kulasisi mo. At aalis ka na agad. Hoy, Karyo! Huwag kang aalis. Kundi, maghahalo ang balat sa tinalupan. Aalis ako! May problema daw sa barangay hall. Alibay lang yan. Alam ko na ang mga ganyan. Siguro, may pupuntan kayo. Baka magmumutil kayo. Kunyang, parang awa mo na. Tama na. Baka marinig ka ng mga marites.
Huwag ka naman ganyan. Ah, sige. Kung aalis ka, sasama ka. Eh, di sumama ka kung gusto mo. Eh, aalis ako. Ha? Eh, dyan ka na. Karong, hintayin mo ako. Hoy! Ano ka mo, pare Ansyong? Pinapaalis ka ni Kapitan sa Barangay Hall? Ay, saan ka naman natitira? Alam na nga niyang nasunugan ka, ganyan pa ang gagawin. Eh, oo nga, pare. Gago talaga ang karyong na yon. Hindi ako aalis. Kasama ko sila Boy at Bunjay. Tama, pare. Huwag kang aalis doon. Tumira ka lang doon hanggang wala ka pang may papatayong bahay. Oo naman, pare. Talagang hindi ako aalis. Palagay ko sinadyang sinunog ang bahay ko eh. Kukuan. May kuan eh, hinala ka na ba, pare, kung sino ang nanunog ng bahay mo? Ha? Meron na. Kaya lang sisiguraduhin ko muna. At gaganti ako sa kanya. Gaganti ako. Sabihin mo lang sa akin, pare, kung sino. Para alam ko kung sino ba ang pinanghihinalaan mo. Sino ba, pare? Sabihin mo lang. Isa lang ang alam kong gagawa ng ganun, pare. Isa lang. Sikaryong, pare. Tama. Siya lang ang kalaban mo. Kaya malaki ang posibilidad na siya nga ang salarin. Ano ngayon na nga plano mo, pare? Gaganti ako, pare. Kaya tulungan mo akong mag-isip kung paano ko makakaganti sa kanya. Umaga, nakasimangot ka. Anong problema mo? Paano naman kasi? Napakabastos talaga ni Kagawad Asyong. Matutulong nga siya dito sa barangay hall. May dala siyang alalay. Pati yung mga papeles na inaayos ko, ginawa pang higaan. Hayan, napunit yung iba. Pati yung inutang kong napkin kay Darwina, ginamit. Ginawang face mask. Ano? Ginawang face mask ang napkin mo? Napakabastos naman nila. Oo, nilagyan nila ng tali sa magkabilang dulo. Nag-face mask daw sila dahil mabaho ang barangay hall. Tapos si Kapitan pa ang sasabing bastos. Kung hindi sila binuhusan ni Kapitan ng tubig, talagang hindi sila aalis. Saan sila natulog? O, dyan lang sa likod ng barangay hall. Ha? Di nandito rin pala sila? Oo, Pining. Dito rin sila maliligo at mag-CCR. Kawawa na si Kapitan na nag-iisip ng paraan para matulungan ang mga kabarangay natin na nagugutom. Ganyan pa ang ginagawa ni Kagawad Asyong. Sobra talaga siya. Mag-ingat ka, Veronica. Ikaw ang laging nandito. Makapagnasahan ka rin. Tulad ng ginawa niya, kina Shirley at Kulasa noon. Binastos nila. Subukan niya! Babasagin ko ang bungo niya! Jing, nasaan si Kagawad Asyong? Bakit parang wala siya? Nasaan kaya siya? Umalis siya, pare. Pero hindi ko na siya natanong kung saan siya pupunta. Saan kaya siya pupunta? Di ko nga alam. Di naman niya
Sinabi kung saan siya pupunta. Hindi ba siya nag-iwan ng pera para pambili natin ng makakain? Wala pare. Hindi na rin ako nakahingi dahil ang bilis niyang umalis kanina. Eh, paparo na tayo. Anong kakainin natin dito? Eh, di humingi na lang tayo kina Veronica Pineng. Marami pa yung relief goods na nakita ko na niripag nila. O sige. Humingi ka na para mailuto na natin at makakain na rin tayo. Eh, sige pare. Dali lang, papasok na ako sa barangay hall. Ay, maraming lamok na kumakagat sa akin. Bisit talaga si Kapitan Karyong na yon. Hindi man lang kami pinatulog sa loob. Wala siyang awa. Teka, walang tao pala sa opisina ni Kapitan. Ah, tama. Doon na lang kami matutulog mamaya. May aircon pa. Sasabihin ko kay Kagawad Asyong para hindi kami lamukin at makakatulog kami ng maayos. Tama! Ah, you know, Insyang, my friend. Now, I realize you are the best company. Not like Bibang. Bibang is traitor. Why do you say that, Ate Punyang? She flirts my husband, you know. Oh, my gosh. Is that true, Ate Punyang? Is Bibang flirts your husband? Yes, Insyang. Bibang is very flirty. She is not satisfied of a pong. She wants to pamper my husband. What? I never thought she could do that, Ate Punyang. What I said is true, Insyang. So, do you know what my plan is, Insyang? What are your plannings, Ate Punyang? Are you going to kill her? Oh, no, Insyang. I want to have relationship with a pong. Ate Punyang. Anyway, come on, Insyang. Let's sing together my favorite song. Come on. Kabilin-bilin ng lola, wag uminom ng serbisya. Nais kong magpakalasay dahil wala ka na perdinan. Ah, chair, Ate Punyang. Chair. Oh. Maganda ang naisipan mo, Boy Sibuyas. Sige. Mamaya, dyan na kayo matulog sa loob ng barangay hall. Ha? Ah, paandarin natin ang aircon. Ha! Ayos! Hindi na tayo lalamukin. Makakatulog na tayo ng maayos nito. Ah? Oh, sige. Huwag na kayong maingay. Bunjeng, mamaya kunin mo yung susi ng kuan, opisina ni Karyong, ha? Andun lang sa kuan, pinto nakasabit. Ha? Malapit dun sa may upuan ni Veronica, ha? Sige. Oo, Kagawad. Ako nang bahala dun sa susi. Kukunin ko yon. Bunjeng! Oh? Magluto ka ng hapunan natin, ha? Ha? Ako na naman ang magluluto. Lagi na lang ako, ako! Bakit? Nagririk ka mo ka? Ha? Hindi. Sige.
ako na ang magluluto, Boy Sibuyas. Ay, Boy, andito ka rin pala sa tindahan nila, Bibang. Sinong naiwan doon? Si Bonjeng Kagawad. Nagpunta ako dito kasi wala akong matinong kakwentuhan doon. Eh, nakapagluto na ba kayo ng hapunan natin, ha? Si Bonjeng na ang pinagluluto ko, Kagawad, para may pakinabang naman siya. Nagbigay ba sila ng noodles na iluluto ninyo? Oo naman. Kung hindi sila magbibigay, Kagawad, susumbong natin sila sa kinauukulan. Eh, talagang magsusumbong tayo. Sa ganitong panahon ng taggutom, hindi pwedeng pagkaita ng mga tao. Paribay! Paribay! Ha? Nandiyan na si Bonjeng. Halika ng Kagawad, kakain na tayo. Sinundo na tayo ni Bonjeng. Paribay! Papapare! Bakit ganyan ang itsura mo, Bonjeng? Anong nangyari? Sinaktan ka ba ng mga CBO? Hindi. Yung kwan, yung opisina ni Kapitang Karnyong, nasunog. Nang nagluluto ako, nasunog! Kaya ang gagawin ni Kapitan Karyong ngayong nasunog ang kanyang opisina? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Taggutom sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!